Hello, welcome back to my channel. All right, business and stock news po muna tayo ngayon. At malamang interested po ang mga dividend investor po sa inyo dahil ang topic natin ay si MREIT. Ayan, kasi po ang mga dividend investors po, no, hindi po nawawalan yan ng mga REIT sa kanilang portfolio. Okay, tingnan na po natin yung balita. Ito po ang balita. Mega World sells 10% of MREIT for 3.6 billion. Okay, bakit nagdi-dispose doon ng ownership ng MREIT itong si Mega World? Hindi ba nakakatakot yung Kuya John? Ayan, o, pangit na ba yan? Kaya dinidispose nila kung sino man sucker na buyer po siya, no? Yung ba ang dahilan? Okay, basahin po natin. Wag na po itong news na basahin natin. Dito na po sa disclosure po ni MREIT, no? Para mas diretso po tayo, no? Ayan, 279 million common shares ang ibinenta ni MREIT. At magkano? 13 pesos per share ang transaction po. No? Okay, nagsara po nung Friday si July 21, no? Si MREIT at 14.1 pesos. And the past few weeks, yan lang naman naglalaro ang presyo niya, 14 pesos. Give or take konti, no? Minsan 14 plus, minsan below 14. Diyan naglalaro po ang presyo ni MREIT. So, around 7%, hindi ako nagkakamali, parang 7% na discount ang binigay po nila, no? Alright. And ayun nga po, may strong demand po ang domestic and international long-only investors. The transactions was upside by 10%. Initially daw kasi 254 million lang ang balak nilang ibenta. Kaya lang dahil sa demand, no? 279 million shares ang ibinenta po nila. Ayan. At saan gagamitin ang proceeds po niyan? Proceeds, no, ay gagamitin to fund further development of high quality commercial assets. Gagamitin po pang gawa ng projects. Yun ang plano nila. Na pag natapos, ipapasok ulit nila kay MREIT. Yun ang plano, no? Okay, ayan. Anong sabi ng President and CEO ng REIT? Ng MREIT? Ayan, na si Kevin Tan. Ano-ano ko kaya to si Kevin Tan? Okay, hindi ko kaya pinsan ito. Okay, sana pinsan ko to, no? Para makakuha tayong malaki-laking regalo sa Pasko. Okay, at the MREIT level, we are pleased to have several institutional investors on board. This investment demonstrates confidence in MREIT's potential as a strong and attractive long-term investment opportunity. Ayan, no? Buting tingin natin mamaya. Saglit lang po, no? 10% ng MREIT ang ibinenta. Ang matitira sa kanila ay 55%. Majority pa rin po si Mega World, no? Owner ng MREIT. Ayan, ako po, hindi ko po nakikita ito na something negative yung balita po na to. Actually, nakikita ko something positive. Kasi nga, of course, nagkakaroon ng konting takot din ng mga tao ngayon, no? Na dahil nga po yung mga occupancy rate, no, nagbabagsakan, at yung mga dividends nagbabagsakan din, no. Ayan, yung ibang REIT, no. So ano ba maganda pa ba itong MREIT? Isa ba sa naaapektuhan kaya ito na occupancy rate? Pero kung papansinin po natin, no, na at 13 pesos per share, I think kailangan lang po kasi talaga nila magbigay ng counting discount for accommodation, no? Kumbaga, pampalubag loob sa bibili na institutional investors. Pero ang nakikita po natin dito, may confidence yung institutional investors na bilhin ang MREIT at such prices na malapit-lapit po sa market price. So ako po, nadagdagan ng confidence ko na mukhang maganda itong si MREIT. At kung kulang po itong balita na to, of course, ano lang naman po natin, haka-haka natin to. Ito po yung ating pananaw na reasoning po nito. Siyempre, no, institutional investors, siyempre, may mga armies po yan of mga analysts na inaral nila to. So, nandun yung confidence natin, no? Pero, pwede naman natin buting tingin yung numbers po nito, no? Kung titingnan po ninyo, first quarter 2023, versus 2022, no? Yung cash flows from operating activities, eh may tumaas naman po. Nakikita po ninyo, nag-i-improve po, no? Yung cash flows po nila, no? Alright, nakikita nyo po, no? Ayan, kahit po dito, no? Yung net cash from operating activities, tumaas po, no? Ayan. So, ibig sabihin, parang hindi siya bumababa. Umaangat naman, maganda. And then, yung
outstanding shares po nito, hindi naman po nagda-dilute, no? Simula noon last year, wala akong nakitang dilution, no? So mukhang okay pa rin naman po, no? And kung titingnan po natin yung occupancy rate nila, galing po ito doon sa quarterly report po nila, eh, no? Tingnan po natin, no? Ito yung iba't ibang properties po nila. Ito yung mga occupancy rate, matataas po, makikita po ninyo. May 90, 98, may konting 78 doon, no? Ano kaya yung may 99, 100? Maraming 100, eh, no? Honor student po yata ito, no? At, ayan, 95% ang total na occupancy rate po niya. Okay, so salutatorian po siya. Hindi siya 100, 95%. Ang taas pa rin po, no? Kasi iba, yung ibang REIT yata, bumagsak na ng 80 plus, eh. Pero sila na may maintain nila 95%. So, mukhang okay naman po, no? Mukhang okay pa rin po si MREIT. Ayan. Sa tingin ko lang po, in my own humble opinion, mukhang okay pa rin pong pasukin. At yung pagbili po yun ito ng mga institutional investors, mukhang nakakadagdag ng confidence. Para po sa akin, no, nagkaroon po ako ng confidence sa MREIT at parang gusto ko na rin po siyang tingnan for my own personal investments. Kaya lang, ang nasasad lang po ako, no, magfa-fund po si Mega World, no, ng kanilang projects. Bakit kailangan magbenta pa ng asset, no? Yun ang dudang ako nalulungkot. Nalulungkot ako para kay Mega World kasi pwede ka naman umutang, eh. No? Bakit hindi na lang kaya sila umutang, no? Ano sa tingin niyo, guys, ang dahilan bakit sila nagbenta? Dahil ba mataas ang borrowing cost ngayon, no? Kasi kahit anong form ng utang ang gawin mo ngayon, kay i-bonds mo yan, kay preferred shares mo yan, no? O kung umutang ka sa banko, mataas ang interest rate talaga ngayon, eh, kahit saan ka tumakbo, no? Yan kaya ang dahilan, kasi may gusto na nilang pumosisyon, gusto nilang mag-project-project dyan. Kaya lang siguro namamahalan sila sa pag-utang sa banko, yan kaya ang dahilan. Kaya sila nagbenta ng 10% na ito. Or, another na pwede maging dahilan, kasi may mga gusto silang i-inject ng properties, no, papasok pabalik sa MREIT, no, may mga projects, ayan, ang dami, no, 7 na grade A office asset ang gusto po nilang ipasok kay MREIT. Ito kaya ang dahilan kaya sila nagbenta. Dalawang pwedeng maging dahilan, no. Una, mahal kaya ang borrowing cost. Pangalawa, dahil ba mag-i-inject sila ng bagong property, kailangan nila pababain ang kanilang ownership. Kasi kapag ipinasok nila to, syempre tataas na naman yung ownership nila. At medyo ano kasi yan, eh, no? Kailangan kasi may requirement ng public float. Siguro to give room sa public float. Ano po sa tingin po ninyo, guys, ang dahilan kaya binenta po nila ito, no? Alright. So, siguro hanggang doon na lang po muna tayo ngayon. Sa tingin niyo po ba, guys, gusto niyo pa rin pong bilhin si MREIT o takot na po ba kayo? Anyways, last na lang po, no, maganda pa rin po ang kanilang tawag nito, dividend yield, no? Pumapalo pa rin siya na 6.9%. On track po siya na makuha ang 6.9% this year at baka pumalo pa ng 7% kung suswertehin po tayo. Ayun lang po, guys. Thank you po for tuning in. Thank God. Bye-bye.